Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm at the farm to do some random visit, and in today's video I am going to share another important factor that will greatly contribute to the success of your poultry farming business. So before building a layer poultry house, you should consider the following aspects. So first, build your poultry building in a quiet, safe, and calm environment. So importante po na hindi maingay ang inyong paglalagyan ng poultry house ninyo. Ang ingay kasi ay nagkakos ng stress sa mga manok at naiistorbo ito sa pag-iitlog. Mahalaga din na malayo ang ating poultry building sa ibang hayop para maiwasang mahawaan ang ating mga alaga sa mga posibleng sakit na dala ng mga ito. So next is, the location of your layer poultry building should be accessible at all times. So dapat po meron tayong maayos at safe na daanan papasok at palabas ng poultry para maayos nating maihatid ang ating mga supplies at the same times makuha ang ating mga harvest. So siguraduhin accessible ito sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan. So one of the reasons also, if accessible ang poultry mo, ay makakatipid ka sa transportation cost na ikakarga mo sa iyong operational expenses at the end of the month. Next is, you have to provide an easy access for clean water. So mahalaga din na dapat meron tayong malinis na tubig sa poultry dahil kailangan ito ng mga manok at ng mga taong magbabantay ng manok. So kailangan din natin ng tubig sa paglilinis ng ating mga poultry house para maiwasan ang pagdami ng mga bakteriyang kumakalat na nakukuha natin sa maruming paligid. So your poultry house should be in an east-west orientation. So importante po na nasa east-west or west-east yung orientation ng building ninyo. Dahil sa pamamagitan nito na poprotektahan at nalilimitahan ang mga manok na tamaan ng hangin at ulan. So makakaiwas din ito na ma-expose ang buong manok sa direct sunlight na posibleng dahilan ng pag-init ng lalagyan ng tubig ng mga manok na maaaring makasipon sa ating mga alaga. So another is, your layer poultry building should have a proper waste disposal. So importante din magkaroon tayo ng septic tank para doon natin mailalagay ang mga dumi ng manok. Ayusin ang mga kanal o dinadaluyan ng tubig para maiwasan ang pagkakasakit ng mga manok at mga taong nag-aalaga nito. So another is, provide an adequate space for each layer chicken. So mahalaga na magkaroon ng sapat na espasyo ang ating mga manok para maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit or mga pulmonary diseases na nakukuha kapag crowded or overcrowded ang kulungan ng ating mga manok. So you should also consider proper ventilation of your building. So importante guys na meron tayong ventilation sa building para ma-lessen yung amount ng ammonia content ng building. Next is, you should provide a perimeter fence that will protect your livestock at the same time as workers, especially at night. So guys, those are the aspects that you will need to consider before building a layer poultry house. So guys, dalawang klase yung napili naming kulungan dito. Yung isa yung elevated at yung isa ay hindi elevated. So yung lifespan ng wooden cage
is umaabot siya hanggang 5 to 10 years. Meron kami dyan, 7 years na. Tapos yung steel cage naman, itong steel cage namin dito sa likod is bago pa lang yan. This is just 2 years. So wala pa kaming idea kung ilang years ito magtatagal, pero ang sabi ng staller, yung install nito is pwede daw itong maglast up to 15 years pag hindi siya masyadong nabakante. So dapat pag mag-call out kayo, importanteng pasukin niyo pasukan niyo kaagad ng manok. So yung wooden cage, madali siyang makapitan ng mga parasites, mga bakterya na nagsisiksik sa mga kahoy. So yung disadvantage sa steel cage naman is medyo malinis yung mga manok mo kasi hindi masyado nakapit yung tahi ng manok o yung ipot. Kaya lang sa steel cage is madali siyang or mabilis siyang mag-adapt sa temperature. Yung wooden cage ay hindi siya mabilis mag-adapt ng temperature, which is very important sa layer. Dapat constant yung temperature nila. So pag mainit masyado, hindi din siya umiinit. Pag malamig masyado, hindi siya lumalabas. So guys, punta naman tayo sa measurement ng building at layer cage ng poultry house. So guys, I hope may natutunan na naman kayo ngayon. So I would like to take this opportunity to say thank you guys for all the support and sa mga nag-watch ng video na to, sa mga nagpaplanong mag-poultry, lalo-lalo na sa mga OFW na gusto na mag-retire dito sa Pilipinas. So abangan niyo po ako sa susunod kong mga videos. So guys, don't forget to like and subscribe on my channel. Bye-bye!